araw, Pangasinan. Magandang araw, buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalat ng Pangasinan Watch. Tinatayang aabot sa 100,000 piso ang danyo sa pagkakasunog ng isang tindahan sa Barangay Nalsyan, Calasiao. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, nadamay din ang katabi nitong ukay-ukay. Base sa investigasyon ng BFP, rechargeable flashlight ang nakikitang dahilan ng sunog. Hindi rin umano ito maiugnay sa anumang may kinalaman sa kuryente, lalo't walang koneksyon ang mga naturang establishmento. Upang mabigyan ng tamang kaalaman sa mga pangunahing hakbang sa pagsalba ng buhay, pinangasiwaan ng Provincial Health Office ang isang basic life support training para sa health personnel ng LGU Binmaloy. Ang nasabing pagsasanay ay hiniling ng LGU Binmaloy sa PHO bilang parte ng kanilang accreditation at isa sa mga pamantayan ng pagiging handa ng mga health personnel sa panahon ng sakuna. Alam po natin na hindi lahat ng namamatay ay nasa hospital. May nangyayaring sakuna or aksidente sa mga daan or even sa bahay natin. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa basic life support ay malaking tulong, hindi lang sa iyong mga nagiging pasyente o nagiging biktima, maging sa iyong pamilya, pwede mo itong magamit. Dagdag pa niya, hindi sapat ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa pagbibigay ng basic life support. Ang rescuer ay dapat may malakas na pangangatawan. Dapat pag nagbibigay tayo ng chest compression, kuminsan kasi hindi ganun kadali para ma-revive mo ulit ang pagtibok ng puso ng pasyente. Ganun din yung pagbibigay ng hangin sa loob ng katawan ng pasyente. Kaya dapat malakas ang rescuer. Ilan sa mga itinuro sa pagsasanay ang cardiopulmonary resuscitation or CPR, rescue breathing at foreign body airway obstruction management. Muling pinaghahandaan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang pagresponde sa pagpasok ng tag-ulan. Maliban sa mga life buoys at vests, floating water cans, rope gears, warning devices at survival radios, nagdagdag ang ahensya ng mga makabagong kagamitan na inaasahang magpapalakas pa sa disaster response ng lalawigan. Kabilang na rito ang hydraulic set na binubuo ng spreader, cutter, pump at jack. Ginagamit ang mga ito sa pagsagip ng mga naiipit na biktima. Nadagdagan din ang mga scuba instruments gaya ng hosts, tangke at generator. Binigyan din ni Joven Oliveros, team leader ng Water Search and Rescue Team, agarang matutugunan umano ng PDRRMC ang rescue operations dahil sa handang-handa na ito. Handang-handa na ang PDRRMC, may kung sa gamit is half kompleto na kami, din sa manpower is well-trained naman lahat ng wasar namin. Saka may mga gamit din naman yung rescue boat na mga 9. Kaya siguro pag may humingi ng responde, makaka-responde po ang PDRRMC. Kaugnay ng implementasyon ng K-12, inatasan ng Department of Education o DepEd ang mga guro na gumamit ng electronic class record sa pasukan ngayong taon. Alinsunod ito sa DepEd Order No. 60, Series of 2015 o Provision of the DepEd Electronic Class Record Template. Ayon kay Carmina Gutierrez, ang Chief Education Program Supervisor ng DepEd Pangasinan 1, maliban sa mapapagaan ang trabaho ng mga guro, layunin itong tutukan umano ang sustainability at transparency ng computation of grades. Ang kagandahan niyan, hindi lamang for the consumption ng teacher yung kanyang class record, kundi it would be also for the consumption of the students themselves at the same time. Parents in order to track the progress or the record of their children. Maaring i-download ang template mula sa website ng ahensya. Sa opisyal na electronic version na ginagamitan ng basic features ng spreadsheet file, saklaw nito ang written works, performance tasks at quarterly assessment ng bawat estudyante. Sa kasalukuyan, gumagawa na rin ang departamento ng mga modules para iugnay sa school forms. Isa sa mga sinusulong na programa ng BIFAR sa pakikipagtulungan sa DSWD ay ang Target. Ang programang ito ay nagbibigay ng suporta sa mga karapat-dapat na maralitang mangingisda. Yung intervention ng government ay mapunta talaga doon sa nangangailangan ng husto ng ayuda. Para sa ganun, may iangat natin yung antas ng ekonomiya ng ating mga mangingisda.
Dagdag ni Dumenden, hindi naman lahat ng mangingisda ay nangangailangan ng tulong, kaya binabase ang mga beneficiaries ng programa mula sa survey ng DSWD. Ito ay mga ayuda sa livelihood, no? Like seaweed farming, gears o yung panghuli. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.